Huwag niya rin sasabihin sa atin at huwag niya rin sasabihin sa lahat na naggamit ang kanyang pareho. Trending ngayon sa social media ang video kung saan pinayuhan ng blogger na si Wamos Cruz, ang kapwa blogger na si Ronnie Suan o si Boy Tapang. Ilang araw pa nga lang ang nakalipas, nang gumulantang sa mga netizens, ang patutsadahan ni na Boy Tapang at LJ Satterfield, dahil umano sa hindi pagkakaintindihan nilang dalawa. Kung saan sinabi ni Boy Tapang, na ginamit lamang siya ni LJ para sumikat at para sa views. Nasinagot ni LJ, at sinabi na nakinabang din naman umano sa kanya si Boy Tapang. Sa video na ibinahagi sa social media, naglabas ng saloobin at nagbigay ng payo si Wamos Cruz para kay Boy Tapang. Narito ang mensahe ni Wamos, "Hindi lahat ng maganda ay manloloko, hindi lahat ng maganda ay manggagamit, kaya wag nila sasabihin na parehas kayong naggamitan. Dahil sa'yo Boy Tapang, nagkaroon siya ng 100,000 subscribers. Kung hindi dahil sa'yo, hindi si LJ magkakaroon ng 100,000 subscribers. Huwag niya rin sasabihin sa lahat na naggamitan kayo pareho. Hindi totoo yun. Bago pa kayo nagkakilala, magkakilala na kami. Madami ng endorsement si Boy Tapang. Yun ang totoo. Sikat na si Boy Tapang. Hindi mo siya pinasikat. Ganun talaga ang nagmamahal bro. Nasasaktan, kaso ang problema, dapat kung alam na niya, na nararamdaman sa sarili niya, na mahal mo na siya, dapat hindi na niya itinuloy. Matatandaan na nagsorry si Boy Tapang sa kanyang mga taga-suporta, kaugnay sa ginawa niyang Joe reveal kamakailan. Sa kanyang Facebook story, inamin niya na hindi niya totoong nobya ang ipinakilala niya sa mga netizens na si LJ Satterfield. Ayon kay Boy Tapang, nadala lamang siya sa kagustuhan na magkaroon ng content. Kwento ni Boy Tapang, na naramdaman daw niya ang sakit dahil marami palang nakasubaybay at sumusuporta sa kanyang buhay pag-ibig, gayong hindi naman totoong girlfriend niya ang ipinakilala niya sa publiko. Isa umano ito sa dahilan kung bakit niya napagpasyahang itigil ang paggawa ng content tungkol dito. Hindi na raw niya kayang magpanggap, at hindi rin daw niya deserve ang isang toxic na babae.